I trusted you with my secret. Pero ipinagkalat mo sa iba. Ma'am, hindi ko po talaga pinagkalat yun. Ikaw lang pinagsabihan ko ng sekreto ko. Kaya walang pwede magkalat nung kundi ikaw. Hindi mo ako na-disappoint, Diesel. Proud na proud ako sa'yo. Pinagmamalaki ko ang tibay mo, ang tapang mo, at hindi kabawasan sa pagkatao mo ang mga pagkakamali mo, Giselle. Lahat po tayo nakakagawa ng pagkakamali. Pero ang importante ay kung paano natin itinatama ang mga mali natin. Kayo na pang madaling araw umalis si Josa. Bitbit niya lahat ng gamit niya. Huh? Hindi po ba nagpaalam sa inyo? You know, yesterday taught me a very important lesson. That when everyone turns their back on you, you only have your family to rely on. A family that will never betray you. Tita? Tita? We're not family, Analyn. Call me Mom Giselle from now on. Just like all the other employees. Analyn, magliligpit ka na ba ng mga gamit mo? Are you finally leaving Apex? Ba't naman? Do you really think na magiging okay pa kayo ni Tita Giselle after you betrayed her? Zoey, hindi ko ugali yung ganun. Di ba nga kapag may ginagawa ka, pinagtatakpan kita parate? Sa ating dalawa nga, mas gagawin mo pa yung ganun eh. So what are you saying? I did this? Zoey, alam naman nating lahat na wala kang pake sa ibang tao, basta masiraan mo lang ako. Kapal mo, Cam. Sinungaling ka na nga, bintangera ka pa. Zoey, huwag ko lang talaga malaman na may kinalaman ka sa nangyari. Kasi hindi na kita pagtatakpan. You're a freaking manipulator and a gaslighter. Wala akong alam sa sekreto ni Tita Giselle, so wala akong kinalaman doon. Mo? At bakit? Sino bang sinabihan ng sekreto ni Tita Giselle? Di ba ikaw lang? Zoey! Analyn! Nag-away na naman kayo! Tigilan nyo na nga yan! Analyn, nag-prepare ka na ba para sa presentation mo tomorrow? Yes po, Doc. Wait. What presentation? Para sa Health Week ng Regency School Manila. She will represent neurosurgery sa Mental Health Day ng Senior High nila. What? Bakit siya? I should be representing neurosurgery, hindi si Analyn. Mawawala na naman siya dito eh. I had no idea that you called the shots here in Apex, Zoey. I'm really sorry. Zoey, a medical resident can only leave a residency program if they are impaired at work, commit medical malpractice, or leave voluntarily. Otherwise, no one has the authority to dismiss a medical resident. Not even the owner's daughter. And in case walang nagsasabi sa'yo, let me do the honors. Mas magaling kasi si Analyn kaysa sa'yo. Dr. Minor. Sorry, Doc. Sige. Go back to your stations. Nay, nakausap niyo na po ba si Ninang Diyosa? Bakit ba hinahanap mo pa yun? Eh, hindi nga nagpaalam sa amin yun eh. Bigla na lang nawala. Umalis po siya na hindi nagpapaalam? Huwag mo nang istresin ang sarili mo. Kasi malaki na naman siya eh. Tsaka siya naman ang may gustong umalis. Pero Lola, paano po kung nadidepress na po pala si Ninang? Kasi po yung mga tao pong may depression, hindi po nila sinasabi minsan yung kalagayan po nila eh. Kasi ayaw po nilang ma-feel na pabigat po sila. Ayaw po nilang masabihan sila na parang nag-i-inerte lang po sila. Kaya nga po dapat sinacheck po natin yung mga mahal po natin sa buhay kasi hindi po natin alam kung ano pong kalagayan po nila.
Nakita ko ba si Josa? Wala eh. Pinunta ko na lahat ng mga kakilala natin. Wala doon si Josa. Pero huwag kang mag-alala. Hindi ako titigil sa paghahanap. Magawa ko man lang to para kay Cromwell. Sana kung saan man naroon si Josa ngayon, okay siya. Salamat sa pagpunta, Dr. Enriquez. Thank you po. Kape muna. So, Doc, you want to bring Dr. Santos here at Eastridge. Yan po talaga ang first on your agenda, Doc, bilang bagong medical director? Hindi lang naman ako eh. Pati yung presidente ng Eastridge. Well, hindi ko po kayo masisi. Dr. Santos is a brilliant doctor. Dr. Enriquez, how do I get her? Doc, para niyo naman ho akong tinanong kung paano dalhin si Doc RJ Tanyag dito sa Eastridge. I think it's an impossible task. Analyn adores Apex. Not only because it's a fantastic hospital, but also because that's where she met her father. Meron po siyang very strong affinity sa Apex because it binds her to Doc RJ. Alam ko naman yun. Ayoko naman maging sensitive. Pero wala na si RJ's Apex. Plus, hindi ba siya natotoxican sa gulo nila ni Zoey? Believe me, Doc, matagal ko na rin hong tinatanong yun. Maybe kung marirealize niya na mas maganda yung offer namin sa kanya at maganda yung environment dito sa Eastridge. Dr. Enriquez, ano po bang pwedeng maging way? Isang tao lang ho nakikinig si Analyn. At iyon ay kay Miss Santos, ang nanay niya. Maybe if you talk to her, magkaroon ng chance. But a word of caution, Doc. Nakikinig ho si Miss Lynette sa kung anong gusto ni Analyn. So, good luck, Doc. May nangyari ba? Nagka-misunderstanding po kasi kami ni Ma'am Giselle po. Ano? Bakit? Ano nangyari? Teka. Ginyera ka rin ba niyan katulad ng ginawa sa'yo ni Moira dati? Sabihin mo lang sa akin, ha? At pupuntahan ko siya. Hindi nga umabar sa akin ng tatay niya, eh. Chang. Anak, baka naapektuhan ka na. Alam mo yung mga bata dun sa school namin, palagi namin silang pinapaalalahanan tungkol dun sa mental health nila. Ipon, kaya ko po. Analyn, kung nasa-stress ka sa Apex o kung gusto mong umalis na dun, gawin mo. Para sa sarili mo. Hindi po ko alis ng Apex. Nangako din po kay tatay na sa Apex lang po ako eh. Tsaka gusto ko po, pag galing po ni tatay, sasalubungin ko po siya.
Miss ko na nga po si tatay. Kamusta na po kaya siya, no? Wala rin kasi akong balita sa kanya eh. Pero sigurado ako na gustong-gusto na niyang gumaling para makasama ka na niya, para makabalik na siya dito. Anak, kung magkikita kayo ng tatay mo ulit, anong unang-una mong gagawin? Analyn? Anak? Welcome to our annual Mental Health Day! So, to talk more about the brain and mental health, we have special guests from Apex Medical Hospital, one of the top leading hospitals in the Philippines. From the psychiatry department, let us welcome Dr. PJ Vargas. From the Neurology Department, let us welcome Dr. Kiko San Juan! And from the Neurosurgical Department, let us welcome Dr. Zoey! Ma'am, I think there is a mistake. Wala po si Dr. Tanyag. Doc, there's no mistake. I'm here. Michael, magkape ka muna, ha? Sige, salamat. Ayusin ko lang yung pagkain na dadaling ko kay Analyn. Sandali, ah. Sige lang. Dinet, may tumatawag sa'yo. Ano number? Hello? Josa? Ah, hindi po. Ito po ba yung number ni Miss Lynette Santos? Ako si Michael. Anong kailangan mo kay Lynette? Ah, si ano po to? Si Dr. Carlos Benitez ng East Ridge. Nakuha po yung number niyo kay Dr. Enriquez. Zoey, anong ibig sabihin nito? Hindi ba nasabi sa inyo ni Tita Giselle? Ako yung napili niya to represent the neurosurgery department. So, Analyn, pwede ka na umuwi. Sandali. May tatawagan lang ako.
There is another doctor from the neurosurgical department, Doctora Analyn Santos. Zoey, ready ka ba? But of course. I'm always prepared for any battle. Gusto ko lang po makausap si Miss Lynette tungkol kay Analyn. Analyn? Akala ko ba taga Eastridge ka? Anong kailangan mo kay Analyn? Pwede ho ba sa personal na lang? Ako ang tatay-tataya ni Analyn. Pwede ba tayo na lang muna mag-usap? Sasabihin ko sa iyo kung saan tayo makikita. Lynette, may tumawag sa'yo. Akala ko si Jose, kaya sinagot ko na lang. Ah, eh, sino yan? Eh, hindi ko alam eh. Hindi naman nagpakilala. Baka naman nagkamali lang ang tawag. Baka nga. Baka naman may naniligaw sa'yo. May naniligaw sa akin? Naku, Michael, ang dami-dami ko nang iniisip, no? Siyempre, ang priority ko dito si Analyn at saka si Josa. Oh, hindi ko iniisip yung mga ganyang bagay. Chan. Sino pa naman ba ang manliligaw kay Lynette kung hindi ikaw lang, Michael? Eh, Michael, matanong naman kita. Ikaw ba ay meron ng nililigaw ang iba? Meron na, Cham. Sa katunayan niya, magkikita kami mamaya eh. Alam mo, Michael, pag nakita mo na yung tunay na magmamahal sa'yo, magiging masayang-masaya ako para sa'yo. Totoo yun. Sandali, may kukunin lang ako para kay Analyn. As you are all aware, mental health is as important as physical health. The brain is in charge of all of our body's organs. However, the brain is the body's least understood organ. It suffers injuries, changes, and healing, both physical and mental. And when the brain isn't functioning properly, then the rest of the body suffers. Physical problems such as headache, vision loss, weakness, memory loss, and many other more serious physical health issues can result from poor brain health. And it can also result in some serious mental disorders, such as anxiety disorder, bipolar disorder, or post-traumatic stress disorder, depression, and many others. You see, a healthy mind is an essential component of a healthy body. And a healthy body leads to a healthier life. Good morning, everyone. I'm Dr. Zoey Tanyag, and I am a neurosurgeon. So, do you have any questions? Sir? Please? Hello po, for Dr. Santos po.
Hello po, Doctora Santos. I'm interested po in becoming a neurosurgeon. But I'm aware that this is a difficult residency program. What advice would you give to someone like me who is having some doubts about the capabilities? Hello. Kailangan mong maniwala sa sarili mo. Totoo. Mahirap maging neurosurgeon. Mahirap maging doktor. Pero kung talagang passionate ka sa ginagawa mo, kung talagang passionate ka na makatulong sa ibang tao, kayang-kaya mo yan. Any more questions? Ma'am? For Dr. Santos rin po. Doctora, you are my inspiration. You are the youngest doctor in the Philippines right now. At halos magka-age lang tayo. How do you handle pressure? Ako kasi, nabiyayaan ako na magkaroon ng napakatibay at mapagmahal na support system. Friends ko, family ko, and mentors ko. Naniniwala ako na napaka-importante talaga nun. Kadalasan, tinatago natin sa iba yung mga pinagdaraanan natin, mga nararamdaman natin. And nakaka-apekto talaga siya ng mental health. Kung may problema kayo, kung gusto nyo mag-vent, kausapin nyo yung friends ninyo, family ninyo, o mga professionals. Huwag kayong mahiya na ipakita yung vulnerability ninyo. At alam ko, nakakatakot siya. Pero ito ah, kapag inamin ninyo yung mga kahinaan ninyo at humingi kayo ng tulong, para sa akin, napakatapang ninyo. You're young. I'm sure you've experienced being bullied by patients or even colleagues because of your age. Ano pong ginawa niyo? Kahit saan naman yata, may bullies. Ako, nung una, umiiwas talaga ako. Kasi nga, ako yung pinakabata sa amin, kaya natakot ako. Pero narealize ko din na hindi rin titigil yung mga bullies kung hindi ko sila i-confront. Pero, narealize ko din na wala namang magandang outcome kapag nakikipag-away, di ba? Kaya natutunan ko na lang na magpatawad. Iniisip ko na lang din na mga bullies, siguro kasi may mga problema din sila, may mga pinagdaraanan sila. Kaya iniintindi ko na lang, tandaan ninyo, nobody with a sound mind and a good disposition in life would ever bully someone. Kaya kayo, kapag naging doktor na kayo, huwag kayo mambubuli, ha? Excuse me. Sometimes, it's actually not bullying, but a reaction to an action. A lot of times kasi, may mga tao talagang may victim mentality. Where in fact, sila yung perpetrator. They are simply unaware, oblivious of their negative impact and actions on others. And minsan, feeling nila, binubuli sila. Hindi po ba victim blaming yun? Nabuli ka na nga, kasalanan mo pa? Tama naman. Hindi dapat natin biniblame yung mga victims. Kung may mali, itama natin. Kung may pangit man, edi sabihin natin sa kanila. Tandaan ninyo, good communication is always the key.
One last question before we proceed to our next activity. Yes, Ashley? Doc, anong mas importante para maging magaling na doktor? Utak or puso po? Puso. Puso? Analyn, come on. You can't operate with an empty brain. Tama naman, Doktora Tanyag. Pero naniniwala ako na lahat tayo may tinatagong galing. Lahat tayo pwedeng matuto, pwede natin matutunan yung mga skills na yan. But other than an exceptional medical background and skills, mas madali pong gagaling yung mga pasyente natin kung ititreat po natin sila na meron pong pagmamahal. Yeah, tama si Dr. Tanyag. Yung skills na sinasabi niya, tapos haluan pa natin ng pagmamahal, mas marami po tayong pasyente na mapapagaling. Thank you po. Nahimatay yung ka-teammate mong student. Buti na lang, Dr. Santos was there to give her first aid. Doc, you wouldn't bother to check on her? What for? I don't care about that girl. I don't like her. Hindi mo na pwedeng bisitahin dito si Analyn. Magmula ngayon. Pakiramdam ko parang pinag-iinitan ni Ma'am Giselle si Analyn. Naman sa tingin ko, mas makakabuti sa kanya na lumipat ng ospital. Eh, saan naman nilipat si Analyn? You have to prove yourself. Patunayan mo na may karapatan kang maging isang tanyag.